Nandito po tayo muli para sa ating chicken binakol or chicken chicken in coconut soup. Coconut soup. Oh. Coconut juice. Coconut soup. Kasi dawan mo na yung soup eh. Okay. Pinag-aralan kayo pa eh. Ah, pinag-aralan. Wow. Okay, sige. Ang ating pong recipe ngayon ay nagmula pa sa western part of Visayas. Di ba? Okay. Ito ay napakagandang comfort food para sa ating pamilya. Ito ay ang tinatawag na chicken binakol or chicken in coconut soup. Try po natin gawin ngayon. Okay, let's start. Ito po ang ating mga ingredients para sa ating binakol na manok. One head minced garlic. One large chopped onions. Slices of ginger. 1/4 cup of fish sauce. Lemongrass. 1 kilo of free-range chopped chicken. Coconut meat. 2 liters of buko juice or coconut water. Sayote or sliced papaya. Malunggay leaves or dahon ng sili. Start na natin ang ating panggigisa ng ating binakol. Garlic. Sige. Ang ganda naman. Igisa nyo ang garlic hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. Lagay mo na rin ang ating sibuyas. Kasi hindi pwedeng masunog ito. Papait ang ating binakol. Okay. Yan ang ating sibuyas. Kailangan mapalambot natin mabuti ito. Pagkalambot ng sibuyas ay i-add na natin ang ating chicken. Igisa-gisa natin hanggang sa medyo matusta ang ating manok para masarap ang dating niya. Hindi lamang dating, kundi ang talagang lasa niya. Pag tinoast natin ang ating chicken, maaalis ang kanyang lansa. Di ba, Boo? Yan. Palabasin natin muna yung tubig niya. Lalabas siya ng pati yung kanyang mantika. Magmamantika yan. Hintayin natin. Takpan muna natin. Okay. Yan. Hintayin muna natin mapalabas natin yung kanyang tubig. Maghintay lang tayo. Debs, gusto ko mag-exercise na. Bakit ang taba natin? Magmula nung nag-vlog tayong pagkain, tumaba na tayong tumaba. O, mag-exercise na tayo. Mag-enroll tayo, ha? Para totoo. Totohanan natin ito. Ang hindi pumunta magbabayad, may bayad dito. Marami kang babayaran sa akin. Pag hindi ka tumupa, dahin ako. Magkakabutang ka sa akin. Aro, Diyos ko, kabayan na. Saka na anong kembot ini. Ikape, subukan eh. Kailangan hindi kayo magbuhat dito para yung mga braso mong pangbaitor papayat. Bugok. O, papayat na dyan ako. Siguraduhin natin, mag-enroll tayo, ha? Oh, sige. Oh. Okay, ayan na ang kanyang mantika. O, idagdag na natin ang ating Lemongrass. Ah. Para ma-infuse na ang kanyang aroma. Dagdag na natin din ang ating garlic. Ay! Garlic. Idagdag na ginger. Natin ang ating ginger. Huwag natin ilagay lahat, baka maglasa na mga tinola. Parang tinola din naman ito. Pero kakaiba lang yung kanyang sabaw. Siguradong napakalinamnam yan dahil ang ating manok ay native ba yan? Native ito. Galing ito sa likod ng bahay. Binulbulan mo? Pinabulbul ko kay Rose. Pagit naman sa atin. Pinabalahibo ko kay Rose. Pinabalahibo ba? Tama ba yun? Pinabalahibo ko kay Rose. Kapampangan po yun eh. Pinadress ko kay Rose. Ayun. Sosyal. Pasosyal naman tayo ha. Oh. Ano lang pabuking ng taga-Timbuktu ka to. Igisa na rin po natin ang ating patis or fish sauce. Oh, kailangan magisa ito para maalis yung kanyang lansa. Okay, i-season natin ng paminta. Alam mo naman ang binakol, meron siyang paminta. Konting paminta lang.
para merong twist ang kanyang lasa. Nakikita niyo yung sabaw nito? Yellow mo, tingnan mo, yellow. Siyempre native. Oh, ating idagdag na ang ating buko juice. Para lalong masarap ang ating sabaw, ito ay magbibigay ng malinamnam na lasa at manamis-namis na flavor. Yan. Palambutin natin. Let's wait for a few minutes until tender. Okay, takpan natin. Hayaan natin kumulo. Okay, after 40 minutes, eto na po ang ating chicken. Oh, i-add na natin ang kanyang sayote or papaya. Kung wala po kayong sayote, papaya, kung ano pong gusto ninyo. Pero ako, mas gusto ko ang sayote. The more gulay, the more masarap. Gusto mo ba dito mas masabaw? Mas masabaw ang gusto ko dyan. Okay. Dagdagan mo pa ng cocoa water para meron tayong hihigup-higupin. Ayan. Napakasarap ng sabaw nito. Tingnan mo naman, oh, nagdidilaw-dilaw siya. Ang native chicken kasi talagang ganyan, mag-yellow ang sabaw niya. Kaya napakasarap nitong binakol na ito, native na manok ang ginamit. Ngayon, ilalagay na natin ang kanyang buko. Ayan, ang kanyang buko. Buko. Wow! Siguraduhin hindi ma-overcook. Para pag kinain natin, solid na solid pa rin siya. Wait. Oh. Ito, kulong-kulo na siya. Pwede na nating i-add ang kanyang dahon ng sili. Okay. Yan, dahon ng sili. O kaya dahon ng malunggay, pwede yan. Kahit alin doon, very nutritious. Pero itong dahon ng sili, iba ang flavor niya. Iba ang aromang na ibibigay niya sa ating binakol. Siyempre, magdagdag tayo ng salt to taste. Yan. Sarap. Ang paboritong parte ng manok, yung legs. Napakalinamnam, oh. Gusto ko yung matabang legs, ha? Kasi taba ng legs mo. Siyempre, ayoko. Bibigay ko. Ayoko naman yung no legs problem. Mo. Ayoko naman yung, ano, yung kasimpayat ng legs mo. Parang ang tikling. Yun yung native chicken. Chicken legs. Okay, yan. Luto na. Okay. For garnishing, i-add natin ng mga... Maski dalawang sili. For garnishing lang yan. Yan. Okay, ang ganda niya. Looking so yummy. Ito na po ang ating finished product. Ang ating chicken binakol. Or chicken in coconut soup. Napakaganda naman. Presentable ito sa ating mga bisita. Gustong-gusto nila ito. Siyempre, ano sasabihin nila? Tikman na natin. Okay. Wow. Tikman na natin. Diba? Napakalambot. Kanyaman. Talaga, tsaka yung tamis niya, diba? Manamis-namis siya na nando talaga yung lasa ng buko. At saka yung kanyang lemongrass. Talagang napakasarap nito. Gayahin po ninyo ito. Mag-i-enjoy kayo. Lalo na pag may bisita kayong mga balikbayan. Yung mga mamamangha sila, di ba? Sarap naman ng presentation natin. At saka yung lasa niya. Talagang iba siya sa tinola. Ay, ito yung manok. Kanyaman. Ito mo yung chicken. Kalambot. Oh. Kalambot niya. Sarap! Naman. Sarap. Yung buko, tingnan mo. Kinain ko na yung buko. Sarap. Tsaka yung kanya sayote. Talagang nandun yung tamis. Diba? Sarap. Natural sweetness. Mm-hmm. At tsaka yung natural aroma ng yung lemongrass at tsaka yung luya.
na-emphasize dito sa chicken binakol. Gawin nyo na po ito. Tara. Ang yaman. Tara na magnasita na. Tara na. Oros yan nasi. 2 cups. Gayahin na po ninyo ito. Sobrang sarap. Kung nagustuhan po ninyo ang aming recipe ngayon, subscribe na sa aming channel. At don't forget to like, share, and comment. Thanks for watching. We love you. Mwah! Ay, nalago kami. Eh, kung ba sobrang puti, po, tagal na sobra ka to polvo, maglupa ka tanggaling sa anong morgue. Siguro, by year 2025, may ayat ka na. Shootek. Papayat na itong mga braso ni Debs. Labihan mo na, kabigat. Oo, oh, tidwalang kilo rin. Oh, pakita mo yung mga muscle. Puta, di ka pa! Hahamak mo ko lang ako! Puta, mga walang laga na rin pants ko! Umanya ka, tili. Bakit mananong mo, tili? Katsura mo! Sabi, ako yung mataba, ako yung chicken harap. Halwa mo lang. Uy, kanam! Halwa mo, tika. Abagal mo, tika. Nakabagal! Wala mo yung kay Kuya Cesar! Dali! Pwede na, hindi na game na, smile na. Ano pa kaya tayo Martes Rebellia? Ano may yaka? Marimarebellia ka pa mo! Pwede pa ikora pa din niya! Muting! Girl, kay Cora Padilla! Kaya, aliway Marites Padilla, may ngarap ka pa mo, ne? Tina Rebellio. Hindi kasi nasawa ko, Ruben Padilla. Aliway Robin, Ruben. Ruben Padilla. Okay. Ay, shoutout kay Ruben Padilla at saka kay Cora. Padilla, nang taga? Tingnan mo kasi. Anaw, okay. O, shoutout naman po tayo kay Alma Sadsad and Josie Blanco. King Abudia. Abudia? Abudia. King Abudia. At ang kanyang wifey ay si Marisol Abudia. At ang kanyang sister-in-law ay si Rodaline Abudia. And shoutout. Hi, classmate Cherry Seed of Marikina. Hello there. Bye. Hi.